Hello guys, kamusta po kayo? Andito tayo sa Bulubundukin, lugar ng Saudi Arabia. So, may trabaho kami dyan sa gitna ng kabundukan na yan. Hahanapin natin yung planta. Makikita andyan daw sa parting ibaba ng bundok na yan yung planta. May trabaho tayo ron, so ipapakita natin sa inyo mamaya. Pakadating namin doon. Ayun guys, samahan nyo akong tuklasin natin ang mahiwagang planta na yan sa gilid ng kabundukan na yan. So pababa tayo dito ngayon. Galing tayo rito sa parting itaas, bababa tayo dito sa may paano ng bundok. So kung makikita nyo, medyo maulap, managkaroon ng zero visibility kaninang umaga. So medyo maliwalas na. At nakikita na natin yung planta na yan sa harap ng ating kalsada. So ito, nakapasok na kami at kasalukuyan pang gumagana itong unit na to, itong planta na to. So magpasama tayo mamaya sa company man para ituro sa atin yung tatrabahohin natin na shop ng crusher. At ito na nga, nandito na tayo sa pinakang area ng ating gagawin. So may takip pa siya, hindi pa natatanggal yung cover ng shafting na to. So ayun, tingnan natin kung matatanggal nila maya maya. At ito na, natanggal na nila. So meron pa sa ilalim, hindi nila matanggal dahil dapat kasi iangat ng konti dito para mahugot nila itong lower half na to ng pedestal bearing. So ayun, nagdala na sila ng isang batalyon na mga fabricator at welder. Nagdesisyon sila na katingin na lang yung lumang bearing para mahugot yung pedestal. So ayun guys, at ito na nga, natanggal na siya. May mga tama siya ng lumang pagkating siguro. Ito na lang ng acetylene. So hindi tayo magwi-welding dito. I-skim lang natin yung diameter. At ito, na ikabit na namin yung makina. So nagkaroon tayo ng stopper dito sa dulo para hindi magpa bago-bago yung setup natin ng ng cage. So ayun guys, maya-maya isasalang na natin yung motor. At ito na nga, naikabit na natin yung motor, diretso tayo sa pagpapakain natin. Pinapasadahan na natin. So, ayun na guys, update tayo. So pinapalatan lang muna natin kasi uneven yung surface niya eh. So, pagkatapos niya, hanggang doon sa dulo, so, titingnan natin yung sukat niya kung hindi siya tapered. So, kung may tapered siya, mag-adjust tayo sa probe bar or sa cage natin para nakuha natin yung straightness. Eh, yung kasama ko. Eh, yung kapaligiran, bundok-bundok na alikabok. Sik. Oh, ayan. Eh, yung sinisingot namin dito habang kami nandito sa trabaho na to. So, kaya minamadali ko na eh. Ayaw ko magtagal dito kasi ayaw niya, sobrang malikabok. Hello. Ayun guys, kung mapapansin nyo, yung tool post na nito ngayon nandito na sa labas. Nagpanibagong setup tayo.
dahil nag-request ang customer na extend dito sa parting dulo yung ano, yung i-skim niya para daw makapasok yung slim. So tama naman. Ayun, nasa ano na tayo, natanggal na natin yung makina natin, natapos na natin sa madalit salita. Ito ay endorse na natin to sa ating kliyente para naman sa ganun makauwi na rin kami. Ayun guys, salamat sa inyong muling panonood ng aking video. Nawa po ay magsama-sama po ulit tayo sa ating mga susunod pang mga vlog. At salamat po, at saan man kayo naroon, mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!